balitaan at kumustahan talakayan sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si John Ibañez. John Ibañez, ang inyong kabalitaktakan sa TWIZ. Magandang Webes na ng hapon, mga kabalitaktakan. Kamusta, kamusta, kamusta? And po'y ikalabing siyam na po sa buwan ng Enero 2023. Mabilis po talagang paglipas ng panahon. Ano po? Nang mga nakaraang araw, ang inaabangan natin ang pagsalubong sa bagong taon. Biglang ito na po ang bagong taon. Ngayon, nangangalahati na or lagpas kalahati na po ang taong, ang buwan ng Enero sa taong 2023. Anyway, kamusta po kayo? Tumapit na naman po ang takdang oras para sa inyong nag-iisang balitaan at kumustahan sa IZ. Apapakinggan dito lamang yan sa DWIZ 882. At syempre napapanood sa IZTV at YouTube channel at FB ng DWIZ. Ako pong muli ang inyong nag-iisang kabalitaktakan, John Ibañez po lamang hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon pong araw na ito ay tayo po'y ikangay tatalakay. Tampok po sa ating balitaktakan ngayong araw na ito ay issue na malapit, actually napakalapit sa sikmura ni Juan at ni Juana de la Cruz. Ang pag-uusapan po natin, may kaugnayan ito sa mga tumatanggap ng trabaho, nagpapatrabaho at syempre yung mismong mga ordinaryong trabahador o manggagawa. At kung sa mga nakalipas na panahon po, puro import o importasyon ng isyong pinag-uusapan, ngayong hapon sisikapin po nating maitutok naman ang ating atensyon sa export. Okay? Ano ba ang pinakaiba ng import sa export, Kuyang Engineer June? Kasi pag sinabi pong import, yun po yung bumibili ka sa iba yung dagat, papasok ng Pilipinas ng bansa. Ngayon yung export, yun naman po yung ikaw yung may produkto na ibebenta mo sa iba yung dagat. Okay? Yun po yun. Hindi lamang po im at saka X ang pinagkaiba. Kaya kung mahilig kayo sa imported, abay makinig kayo sa ating palatuntunan para ma-appreciate nyo naman yung mga produktong Pilipino. Okay? Sa inyong mga may pagmamalaki natin. At saka maniwala ka ba't sa hindi, Engineer June? Nung kasagsagan nung kami high school, ang usong-usong brand ng sapatos na sa Amerika ka lang makakabili. Talagang pinangarap ko yun. Sabi ko sa mga tsaheng kong nasa Amerika, pag may sobra silang pera, kopoy pagkalooban ng sapatos na yun ang brand. Alam mo ba, nakapagpadala sa isang kapatid ko, yung ate ko palang nurse na nasa States, umili siya, I understand nung brand na yun. Alam mo, nung nabuklat niya, nung nilalabahan niya, kasi tayo mga Pilipino, kahit hindi dapat laban ng rubber shoes, nilalaban natin eh. Nung tinanggal yung dila, tsaka yung ilalim, made in the Philippines. Budol. Pero sa totoo lang, ngayon kasi, di ba? Dati pagka may US release, isang matindit mamahaling brand ng sapatos, pero may China release, merong Vietnam release, at meron pang mga Asian countries. May India release pa nga eh. Ang alam ko, sa NBA, National Basketball Association, pagka mga player nila ang nagsusuot, US release yun, kuyang. Tsaka mga personalized yun. Kaya pagdating dito nun, ang halaga, 18,000 pesos, 25,000 pesos, at maniniwala ka ba na isang brand ng sapatos na yon, may collab sila ng isang designer bag, engineer mga kabalitaktakan eh. Alam nyo kung magkano halaga? Unang labas nila, 500,000 pesos. Isang pares ng sapatos yun, ha? Maniwala kayo? Tapos, ang masaklap nito, bukas makalawa, ang daming imitation. Diba? Makikita mo, ultimo yung nagbibisikleta lang. Hindi naman sa pag-ano, ha? Ultimo, ordinaryo mamaya. Makikita mo, suot ganun sapatos. Kamukhang kamuka. Na kung hindi ka marunong tumingin ng original at ng local, at saka ng imitation, masasabi mong, wow, si Kuyang, kalahating milyon ang halaga ng sapatos. Pinangbibisikleta lang. Anyway, alright.
Ilan lamang yan sa mga bagay na pwede natin pag-usapan dahil nga ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga produkto, okay? E maya po lamang, nakisuyo lang yung ating makakausap via phone patch. Si Philippine Exporters Confederation Incorporated, the President, Sergio Ortiz Luis. Okay? Kaya binabanggit ko nga sa inyo kanina, naging tampok sa ating mga balitaan, sa mga pag-uusap, interview. Puro importation eh. Partikular na yung sibuyas, itlog, asukal, bigas at iba pang mga produktong kumbaga kinakailangan. Prime commodity kung ika nga. Pero ngayon, tanongin naman natin, ano bang sitwasyon ng ating mga hanay ng nasa exportation or export processing, di ba? Kasi kung puro tutok tayo sa pagbili sa ibayong dagat at nakakalimutan at napapabayaan natin yung ibenta naman ang ating mga produkto palabas ng Pilipinas, abay, baka naman magkaroon tayo ng malaking problema niyan, di ba? Alright, so inantabayan lang natin na dahil mukhang may importante lang na bigla ang lakad. Si Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Luis Ortiz Luis na siya rin pong dating pangulo ng ECOPA. Right? So marami tayong pwedeng talakayin kagaya nga ng binabanggit ko kanina. Siyempre, tatanungin natin hanggang ngayon meron pong epekto ang COVID. At alam naman natin na hindi lamang po tao ang pinadapa nito. Lahat po ng sektor pinadapa nitong pandemyang ito, lalo na sa hanay ng negosyo. Okay? Siyempre, tatanungin din natin bilang isang taong malalim ang kaalaman sa negosyo, alam naman natin na kada galaw ng ating Pangulo, sino man ang Pangulo, ha? I'm not talking about the kasalukuyang administrasyon. Kahit sinong Pangulo ang bumiyahe palabas ng bansa, talagang meron pumupuna, lalo na kung napapadalas. Ngayon, itong pagkakataong ito, napupuna dahil sinasabi nila na madalas daw ang paglabas ng Pilipinas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, aalamin natin mamaya yan. Ha? At ngayon, okay, tayo po'y pinalad na nasa kabilang linya na po si Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Ortiz Luis. Sir Sergio Ortiz Luis, magandang hapon po. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIC. Joel, magandang hapon sa iyo at sa ating mga taga-pakinig. Opo, unang-una sa lahat, sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Ha? Dahil alam ko, busy-busy ka, pero napaulakan niyo pa rin po kami sa isang panayam. No problem, basta opo. Kayo. Opo, thank you so much for that. And at the same time, long time no hear, sir, ha? Mukhang huli kitang nakausap at na-interview, ECO President ka pa. Ngayon? Ay, ngayon ako pa rin. Hanggang ngayon pa rin ba? Ay, di mas maigi po. Dahil, kumbaga, hindi malalayo sa mga empleyado at saka nagpapa-hire ng mga empleyo ang ating pag-uusapan. Akala ko, ECO interview natin. Pwede rin po. Pwede rin naman sa export, sir. Dahil sabi ko nga. Okay. Yung introduction ko nga, Sir Sergio, with your indulgence, sabi ko nga, puro importation o importasyon ang ating naririnig sa balita. So ngayon, ang tanong ko naman, kamusta ang export natin? Itong hanay ng nasa exporter natin, ginong Luis. Go ahead. Well, slowly but surely, tumataas yung export natin, no? And that's good news. Hindi nga lang doon sa speed na gusto natin. Apo. Pero we're doing better than many of our neighbors. Mm-hmm. Maganda naman yung ginagawa ni Presidente ngayon na yung mga biyahe na yan, attracting investors and possibly trading partners. Mm-hmm. So, palagay namin with that, lalo sisigna yung ating export. So, ibig niyo pong sabihin, Ginoong Luis, sa kabila po ng pandemya na hanggang ngayon nararamdaman pa rin ng epekto, maganda ang takbo ng export natin? Alam mo, ng pandemya, ang projection namin noong 2021 sana, apo, ang export natin magiging $120 billion na. Mm-hmm. Because of the pandemic, umatras yan. Ngayon, itong year na to, itong 2022, malamang ay nasa vicinity na tayo ng 100 million. Pero tumaas na yon. Mataas na the po yun. The other year kasi, nasa $87 billion lang tayo. Mm-hmm.
ngayon sa susunod itong taon to ito ano, mga 110 tayo pag ginwenas tayo. Uh-huh. At yung projection namin na supposed to be 120 to 130 billion ng 2021, eh baka mga 2 years from now, baka matay natin. Mm-hmm. 2 years from now. Pero yung projection nyo po ngayong taon, maganda-ganda na sa kabila nitong mga nararanasan natin problema? Maganda na. What particular product po ang ating pinag-uusapan sa export na ito, Ginong Luis? Well, yung gaya nung dati, yung electronics natin, yung pa rin na pinakmalaki, yung pa rin na more or less will grow by about 10%. Ano, yung projection ng industry. Pero marami naman tayong low-hanging fruits dyan eh. Mm-hmm. Like for instance, mukha niluluwagan na nila yung mining, malaki yung pag-asa natin dyan, lalo na sa nickel, ano? Mm-hmm. Yung nang biyahe sa China, niisip namin baka nagkaroon na tayo ng investor na magkaroon ng nickel processing dito para hindi pa rin ore siya. Alam mo, 70% ng nickel sa China nanggagaling sa atin. Pero gine-export natin ore, sila nagpa-process, binabalik sa atin yung kailangan natin dito. Eh dapat sana process na yung pinagdadala natin. Tayo ng direkta yun, para sa malaki. Yun, bagay yun pagka... Nangyari yon at mukha niluluwagan na naman nila yung mga regulasyon sa mining na masyado nating inigpitan, parang walang responsible miners dito ngayon. Opo. Alam mo yung malalaking miners para mga responsable na yan. Mm-hmm. Sa agriculture, lagi tayong hindi nahuhuli, no? Nag-negative pa tayo a few years ago. Ngayon, nag-grow tayo, 2%. So, kung masusunod yung programa, natin na ma-ano natin yung produkto in spite of the fact na meron tayong mga supply chain problems ngayon sa mga produkto ng agrikultura at tumataas na kaya ka marami hindi na kumakain ng sibuyas. And meron naman po, kaya lang sabi nila, kung dati nag-beef steak or pork steak ka ng halos sa 5 piraso ng sibuyas ang inilalagay mo, ngayon daw po, mas marami na yung karne kaysa sibuyas. Pagka mahal yung order mo, mas marami sibuyas kaysa sa karne. Eh. Yun lang. Baligtad na ngayon, ano? Anyway, Ginong Luis, yung po bang, sorry for asking ha, yung po bang OFW kasama sa export? Hindi namin sinaccount yung pero meron mga OFW. Ano nangyayari kasi, marami sa mga OFW, pagdating doon nagsasideline yan. Mm-hmm. Mas matapang yung export natin sa US eh. Opo. Pinag-umpisa niya mga kamag-anak, mga OFW. Opo. Tayo nag-umpisa. Mga potential ano yan, go-between yan. Pero yung OFW income, hindi kasama sa accounting na export. Okay. Alright. Pero malaking bahagi sila sa ekonomiya, di po ba? Totoo yun. Totoo yun. Opo. Kaya lang, meron tayong mga export ng services, pero hindi yung OFW. Opo. Not OFW per se. Hindi salaries. Opo. Alright. Ginong Luis, medyo controversial ngayon. Alam naman natin na kada may pangulong lumalabas ng bansa para bumiyahe, hindi maiwasang may pumupuna. Ngayon po, particular na pinupuna ngayon, yung kasalukuyang administrasyon, lalo na itong huling biyahe niya sa Davos, Switzerland. At isa pa pong sinasabi nilang questionable, yung laki po ng delegasyon. Ano pong pananaw nyo rito, Ginong Luis? Alam mo, let me go back to China for instance. Ano? Apo. Yung China, unfortunately, hindi ako nakasama. Nagka-problema ako sa schedule ko. No? Mm-hmm. But I was sorry. But China, doon mo makikita na yung biyahe na yon, you will consider them heroes. Mm-hmm. Love of country yung mga, lalo na yung alam mo, napaka-dangerous, takot-takot ang mga tao sa COVID, ano? Apo. Pangalawa, ang labig doon, -6, negative -6, ano, to 10, ano? Sa US, -4 lang, ang daming namamatay, ito, -6. Tapos, yung mga pasama yan, lalo na yung private sector, kanya-kanyang gastos yan. Aha.
Pati po itong lahat ng Davos, Sir Luis? Itong sa Davos, alam mo, ang nagbahid niya ang plano yata dyan, yung private sector. Ooh, alright. Oh, private sector yan. So, hindi po tama yung sinasabi na ano, Sir, sorry for interrupting, hindi po tama yung allegation na tax ng bayan yan. Ha? Hello. Hello, sir. So, hindi po tama yung allegasyon na tax po ng bayan ang ginagamit dyan. Alam mo, kaya ako inumpisan doon sa China. Itong ginagawa ng administrasyon, hindi ako parte siya. Opo. Talagang kailangan gawin. Kaya yung danger to sa China, itong inconvenience pamilya ni presidente, hindi na kinukonsider. Ito kailangan gawin dahil timely. Hindi biro mo dito sa Davos, siya lang ang leader dito sa ASEAN. Dalawa lang sila sa Asia. Hindi ba napakagandang pagkakataon niyan, masosolo mo yung mga big investors doon sa yung mga heads of states makakausap. Siguradong oportunidad na I think in the mentality of the president, you cannot miss that opportunity in spite of the criticism. Hindi malaking gastos yan, private sector ang nagdadalak na sa yan. At least malinaw kung kaya yan ang sitwasyon. Kanya-kanyang gastos kami. Okay. So wala bang nagpapaliwanag at nagsasabi ng gano'n sa mga bumabatikos sa Ginoong Luis? Yung ayaw maniwala, hindi naman maniniwala. Bagay. Kahit may resibo. Anyway, so good thing ito na kahit dalawa or siya lang ang sinasabing mahirap na leader ng isang mahirap na bansa, tama pa rin yung naghihakbang niya kasi yun po yung sinasabi ng iba. Hindi naman tayo mayaman, ba't tayo po pronta ano dyan? Kahit ang gobyerno gumastos yung sinasabi nila, malaking delegasyon. Opo. Ano ba naman yung compared sa benepisyo? Kagaya ngayon, yung Maharlika Fund na marami sa atin, tutol ako man, hindi naman ako boto. Opo. Kung papasukan yung Maharlika Fund ng mga foreigners, can you imagine that? Kobo siya lang ang nagpresenta ron, hindi siya lang ang papatulan. Okay. Yun pala yung sinasabing advantage ng pagtungo niya doon sa Davos. Alright. Tungkol naman sa Ginoong Luis, may epekto ba sa ikangay, eto may panukala kasi, yung long weekend holiday. Anong stand nyo rito, Ginoong Luis? Alam mo, nung araw pa sinasabi na namin, sa Pilipinas, napakaraming holidays. Kami, enjoy kami niya nung kami ano pa, mga estudyante. Parang pinagawa yan, huli, 22 na eh. Opo. Maraming pinapile na holidays na, alam mo, marami sa empleyado natin, hindi na-realize yung iba, no work, no pay. Yun lang. Yun ang masakit. Tapos, yung mga marami pero sa, sa mga informal sector, like yung mga tricycle drivers, gifted drivers. Apektado rin. Yan, pag nag-holiday, halos walang kita yung mga yan. Walang pasahero eh. Tapos yung inaasahan nating to induce tourism, yung mga may pera na may panggasta, kahit na hindi holiday, pupunta yan. Okay. Yung mga may walang pera, hindi naman pupunta yan sa mga tourism. Pupunta sa malls yan o manonood ng sine lang. That's okay. The boss. So maraming napipirwisyo. Ang pinakamalaking perwisyo actually, estudyante. Alright. Alam mo, face-to-face na tayo ngayon. Apo. Huli-huli na tayo dito sa lahat ng neighbor. Kulelat na tayo doong araw. Number one by English speaking. Tinatalo pa na tayo ng Thailand ngayon. Dati number three tayo, no? Estudyante kami noong araw eh. Opo. Pag nag-holiday, tuwa tayo. Siyempre po. Hindi na natin iintindi, binabayad na matrikula ng mga parents natin. Opo. Pero ngayong parent na tayo, masakit. Sa dami ng bagyo, sa dami ng mga dami holiday, hindi naman kaya mag-makeup na ng mga eskwela. Opo. Tama po. Lugi ang magulang na nagpapaaral. Tsaka estudyante na lelesen yung kanilang knowledge. Alright. Okay. So, para sa inyo, wala ito? Pag-aralan mabuti. Okay. Buti naman, nadinig ko yung NEDA. Kung
kumpitindo nila because paniwala nila hindi ka India na hindi binipisya sa economy. Eh, kukumpitin nila ano ba yung peso for peso, ano ba advantage, ano ba yung mawawala, ano ba yung mapupunta nila sa tourism na yan. Right. Last few questions, Ginoong Luis. Yung pong walang kamatayang paghingi ng aumento na sa sahod ng ilang sektor, kailan ba natin masusolusyonan ng talagang both parties magiging maligaya? Alam mo kasi, maraming misunderstand yan sa minimum wage eh. Opa. Alam mo, ang labor ano natin dito, nasa labor market, nasa vicinity ng 50 million. Na ang minimum wage error dyan, nasa 10% lang. Yung 10% na yan, part yan ng 16% sa formal market. Na may yung 84%, yan ang informal market. Wala naman mga kumpanya yan eh. Wala naman nagsusweldo yan. Sino ba nagsusweldo sa tricycle driver? Sila-sila yan. Kanya-kanyang kahod yun eh. Vendor, yung mga agriculture workers. Mm-hmm. Pag nagtaas sa minimum wage, hindi naman sila kasali eh. Okay. Yung 10% na naapektuhan, yun naman ang lagi natin sinasabi. Yung 10%, naiiwanan yung iba. Opo. Kaya ngayon, palaki ng palaki o lumalaki ng employment, palaki naman ang palaki ang employment. Then, alam mo, sa the way we take our, ang tao, pag nag-trabaho na isang araw sa isang linggo, employed na yon, counted na yon. Pag yung tao nagsawa na kahalap ng trabaho, wala makita, hindi na rin counted sa unemployed yon. So, ano nangyayari, yung pag sinasabing tataasan ang minimum wage, alam ko, hindi ay tuwa-tuwa, tataas ang sweldo, yung 10%. Pa. Eh, paano yung 90%? Pa. Ang kumpanya naman, pagka tinaasa mo, lalo na yung micro-industries, 90% ng ano natin, eh, nasa micro. Yung mga micro na yan, 65%, nandiyan ang employment. Marami yan, hindi naman hirap na hirap sa ano, magsunod dyan sa ano. Pag yung mga kumpanya na yan, pagka tinaasan mo yung minimum wage na alam ang connection sa kita nila, alam ang connection sa vendor nila, dalawa lang ang pwedeng gawin. Alright. Patong doon sa presyo ng tinitinda nila o magbawas ng tao. Apo. Pagka ipinatong doon sa tinitinda nila, pag tumaas yung presyo, maraming aaray. Yan ang pinag-uumpisa yung mga inflation na yun. Pag nagtaas ng presyo, yung 10%, maswerte dahil nataasan sila, eh yung 90% paano na. Alright. With that, Ginoong Luis, opo. So pag sinasabi yung mga bubuti sa manggagawa yung pagtataas ng lagi, opo. No? Parang sa 10%, hindi rin sa 90%. Ginoong Luis, as much as I want to, kaso talagang kapos na po ako sa oras, I'm hoping na sa susunod, mapagbibigay niyo po kaming muli. Alright? Sa panibagong po. Part 2, sir. Right? Thank you, sir. Good afternoon. God bless. Stay safe po. Good afternoon. Yes, sir. Apo. Yan po mga kabalitaktakan, si Ginoong Sergio Ortiz Luisa, Pangulo po ng Philippine Exporters Confederation of the Philippines at nananatili pa rin palang Pangulo ng ECOP, Employees Confederation of the Philippines. Sibigay mo na, Kuyang! Alright, thank you so much ha, mga kabalitaktakan. Ako po'y umaasa. Sa totoo lang ha, ito lagi, pag maganda ang usapan, ang ikli ng oras. May mga pagkakataon pa kung kailan yung dulong-dulong huling katanungan, yun pa yung kailangan explore. Diba? Pero ang maswerte tayo, mga kabalitaktakan, payag si Ginoong Luis na magkaroon tayo ng part 2 ng pag-uusap na ito. Dahil talagang mahaba ito eh. Mahabang usapin ito eh. Ika nga eh. Mahabang inuman to sa mga kagaya ni Engineer June. Pero kung umaasa mga kabalitaktakan na naging kapakipakinabang at katanggap-tanggap sa inyo ang pag-uusap na ito, ang ating balitaktakan ito, at higit sa lahat, maraming katanungan nyo, lalo na yung mga Juan at Juana de la Cruz na may kaugnayan sa export, sa pagtatrabaho at negosyo. Ako'y umaasang maraming katanungan nyo ang nabigyan ng kasagutan. Hanggang bukas, maraming salamat syempre sa mga nakakasama ko, Engineer June Aguba at Jeric Barreto, Writers Jen Patrolla at Mara Valle, Tokmed Kim Gomez at Elaine Dimalanta, CA Micah Cervantes at James De Sousa. Antabayanan po ang susunod na programa.
Ano yung susunod na programa natin? Sulong na Bayan kasama si Miss Lolly Costa Acosta. Hanggang bukas po. Ako po inyong nag-iisang kabalitaktakan, Johnny Banyes, na nagsasabing stay safe, God bless, love you all.